Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong pagkapanalo nitong Ecoloud dito nga sa Dewa Esports na kung saan kapatid yan nga ay naglaban dito nga sa WCG Qualifiers na kung saan marami nga ang nagulat kapatid dahil tinalo nga tayo ng Dewa sa pagtatapat ng Ecoloud at Dewa dito nga sa upper bracket ng playoffs na kung saan yung bagay na yan ang naging dahilan ng Dewa kapatid kung bakit mas pinili nga nila itong WCG dahil ang akala nga nila kapatid ay muli nilang matatalo itong Ecoloud dito nga sa finals ng qualifiers na ito. Pero bago nga yan kapatid, ang Dewa nga kapatid ay ang kupon na nagpa-DQ dito nga sa Brand Esports dahil nang matalo nga ng Brand Esports ang mga ito sa Game 1, dito na nga binitasan na ng Dewa itong Brand Esports kaya na DQ nga ang Brand sa pagkakataon na ito. Kaya naman nang dahil nga rito ay hindi nga nakapaglaro itong Brand Esports sa mga susunod na round nila para dito sa WCG. Kayang-kaya nga nila talunin itong Dewa kapatid kung nagkataon pero pinadikyo yung nga nila ang Brand Esports. Kaya tinawag na DQ United nga ang kuponan na ito ng mga Pinoy. At ngayon nga kapatid ay nagtuloy-tuloy naman ang kampanya nitong Dewa Esports dito sa WCG Qualifiers na kung saan umabot sila sa playoffs at ang nakalaban pa nga nila rito kapatid ay walang iba kundi itong ang Ecoloud. Ang Eco nga kapatid ay nahati sa dalawang kuponan, ang Ecoloud na kinabibilangan ng main lineup ng Eco na sila Carl TC. Samantalang ang Eco Proud naman kapatid ay ang MDL team nila na nagkampyon last season dito nga sa MDL Season 1 ng Pinas. Sa unang pagtatapat nga ng Dewa kapatid at itong ang Ecoloud, dito ay nabigo ang ating mga pambato. Yun ay dahil nasa conquest nga itong mga players ng Eco Esports. Kumbaga, saktong-sakto pa nga ang event ng Eco nang makalaban nga ng Dewa itong Eco kaya naman hindi nga nakapag-focus ang mga ito ng sobra-sobra kaya natalo itong Eco sa pagkakataon na ito at napunta dito sa lower bracket. Ngunit kagaya nga ng palaging ginagawa ng mga Pinoy ay gumapang itong Ecoloud hanggang umabot nga sila dito sa grand finals ng qualifiers na ito at ang nakalaban nga nila rito kapatid ay ang Dewa Esports na kung saan na-tiyempo naman na nagkasabay laban ng Dewa dito nga sa finals ng WCG Qualifiers at ang laban din nila dito nga sa Archives Esports dito sa Snapdragon. Kaya naman walang no choice talaga rito ang Dewa kapatid kundi mamili nga kung saan sila lalaban kung sa Snapdragon ba o sa WCG. At ang pinili nila kapatid ay walang iba kundi itong WCG dahil ang nakalaban nga nila na Ecoloud ay tinalo na nila sa upper bracket. Sobrang taas nga ng kumpiyansa nitong Dewa kapatid na mananalo na naman sila dito nga sa Ecoloud dahil tinalo na nga nila ang kuponan natin. Pero nagkamali nga sila sa pagkakataon na ito dahil ang naging pagpili nga nila sa Ecoloud ang magpapalaglag na nga sa kanila dito sa WCG dahil natuwan nga nitong Ecoloud ang kuponan ng Indonesia na Dewa Esports. At dito nga kapatid, ang laking pangarap sana ng Dewa kapatid ay matalo nila itong Eco. Kumbaga, mas makikilala pa nga ang kuponan na yan sa Indonesia kapatid kung sakaling natalo na nila ng tuluyan itong Eco sa finals ng qualifiers. Ngunit nabigo nga sila. Ngunit gayon pa man kapatid, kahit nga papaano ay naka-score pa itong Dewa kapatid ng isang puntos. Kumbaga, masasabi pa rin natin na nakadikit nga ang kuponan na ito. Sobrang nagkaroon na kasi ng momentum ang kuponan na yan ng Indonesia kaya sila umabot dito sa finals. Kumbaga, pwedeng-pwede na nga ang kuponan na yan sa MDL Indonesia. Kaya naman nang matalo nga ito ng Ecoloud ay dito ay pinagka-trash talk na nga sila ni Yawi at sinabing GGW DQ United ay Dewa pala. Mga EP sa DQ lang kayo mananalo. Salamat sa slot sa Korea. Nagpa-DQ sa ESL versus Archives tapos talo pa dito sa WCG Korea. Here we go, Eco MPL at MDL Korea. Top 4 secured with Eco MDL. Thank you Lord. Kung saan bawing-bawi talaga tayo mga Pinoy sa pagkakataon na ito. Mapapansin din kapatid sa qualifiers nga na yan, dapat iwasan ng Ecoloud yung mga bagay na ganyan. Dahil dito nga sa MSC sa playoffs ay knockout stage na nga
yon. Kumbaga, wala nang ang lower bracket dito, kapatid. Yung nangyari kasi dito sa WCG playoffs ay napunta sa lower bracket itong Ecoloud at ginapang nga nila ito na kagaya nga ng ginagawa talaga natin hanggang tayo nga ay nagkakampyon. Kumbaga, kailangan talaga mag-adjust ng mga Pinoy team natin na hindi palaging dapat matalo muna tayo sa umpisa sa playoffs dahil dapat ito dobigay na nga nila ang kanilang puwersa pagsapit ng playoffs ng MSC. Uulitin ko lamang kapatid ha, dahil knockout stage nga ang mangyari pagsapit ng playoffs sa paparating ni MSC 2023. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon nga ay nadagdagan pa ang rumor dito nga sa Smart Omega. Dahil ngayon nga ay nagiging usap-usapan ang pag-alis na nga nila Pacbet at Rensyo dito nga sa Smart Omega. Medyo matagal-tagal na nga rin na mga miyembro nga itong sila Pacbet at Rensyo ng Smart Omega Execration pa lang ay magkakasama na nga ang mga player na yan. At dito nga kapatid ay mukhang papasok na nga itong sila Coach Pacbet dito sa MPL Cambodia. At ang usap-usapan nga, ito ay mapupunta sa koponan ng Team Max na kung saan kung tuluyan na nga mapupunta dito sila Coach Pacbet ay parang kinain nga ni Coach Pacbet yung pangkatrash talk niya dito kay Coach Zico noon. Dahil kung ating ang matatandaan noong nagkampiyon nga itong si Coach Zico dito nga sa koponan ng Burnex Clash kapatid, ay sinabi nila Coach Pacbet at Idol Zapno kahit Barangay Tanod daw ay kayang-kayang magkampiyon doon sa MPL Cambodia. Ngunit ngayon nga kapatid ay masusubukan nga ang lupet ni Coach Pacbet syempre sa pagko-coach doon sa MPL Cambodia. At papatunayan nga ni Coach Pacbet kapatid na kaya niya rin na magkampiyon na kagaya ng ginawa nga ni Coach Zico rito, na kung saan mapapanood na naman natin ang tapatan ni Zico at Pacbet, pero hindi na nga ito sa Pinas kundi sa bansang Cambodia na nga ito. Bukod nga kay Coach Pacbet, itong sa Rensyo rin kapatid ay may usap-usapan na mapupunta na rin sa Team Max para nga sa susunod na season. Habang sa MP The King naman ay napunta na nga ng tuluyan dito nga sa koponan ng si Yusun, na kung titingnan kapatid, talagang pinagtatanggal na nga ng Smart Omega yung mga players nila. Panibagong Smart Omega talaga yung makikita natin para sa susunod na season. At malay natin, 'di ba, pati sila Idol Chakno at Kelra ay pinagtatanggal na rin ng Smart Omega. Kumbaga, parang ang plano nga ng Smart Omega ay palitan na nga talaga ng tuluyan ang lahat ng mga players nitong ang Smart Omega. Pero syempre, sana hindi, dahil alam naman natin kung gaano nga kalakas ito sila Kelra at Idol Chakno sa koponan ng Smart Omega. Kumbaga, kung sakaling mauubos na nga yung mga players nitong ang execration sa Smart Omega ay parang magagaya nga sila sa NXP EVOS last season dahil nang tuluyan na ngang matanggal itong sila Renny J at H2O sa koponan na ito ay halos naubos na nga yung sumusuporta sa NXP EVOS nung nakaraan. Hindi kagaya nung nandito pa nga sila Renny J at H2O. Kahit nga hindi nakakalaro ang mga ito ay talagang sinusuportahan nga ng mga fans ng NXP ang koponan na ito. At kung sakaling tatanggalin na nga itong sila Idol Chakno at Kelra kapatid, malaki ang posibilidad na maubos na rin yung fanbase nga nitong Smart Omega, lalo na't kung magkakanya-kanya na nga yung mga players ng Smart Omega para sa susunod na season. Pero syempre, kung tuloy na nga yung pakakawalan, sana dito nga sila sa MPL PH maglalaro at hindi sa ibang region. Dahil kung sakaling sa ibang region nga sila maglalaro, posibleng makalaban nga natin ang mga ito sa mga international tournament na pwede nga ang mga Pinoy. Sa ngayon ay wala pa namang official announcement patungkol nga dito kay Kelra at Idol Chakno. Wala ring rumor na nagtatryout nga sila sa ibang koponan, kaya safe na safe pa rin hanggang ngayon na baka sila lang ang in-stay sa Smart Omega para nga sa susunod na season. Bukod pa nga dyan kapatid, baka kaya wala ring kumukuha dito nga kay Idol Chakno ay dahil hindi nga ito batak ngayon. Kumbaga, oo, malakas itong si Idol Chakno pero literal na pahinga nga ang kanyang ginawa last season. Kaya ngayon nga kapatid na nagpabalik na nga itong sila Idol Chakno
Sana ay makompleto na nga ng Smart Omega ang kanilang lineup nang sa gayon ay makasali-sali nga sila sa mga tournament na naglipa na ngayon. Kagaya nga ng ginagawa nitong Echo, Brand Esports, RSG at Blacklist International, pati nga TNC at Onyx kapatid ay sumasali-sali sa ibang mga international tournament via online. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat!